Na-expect na lang parang ano lang ako, joke time lang lagi. Wala yung mga sinasabi ko. May in-open up niya sa akin yan, di siya sinasabi ko. It's so amazing how the universe would make everything happen. Sobrang firm believer ako ng manifestation. Parang ako din, parang even before. Yes, goyo-goyo, kailangan meron. Kailangan siya din. Pa-entry. Ikaw lang. Do you think maturity comes with age? No. Bakit gano'n? Abot nga nung may nalaglag na. Namumula na yung mukha. Pinisita ako ni B. Sabi ko, de-depress ako ngayon. Sabi ko, di mo naman kailangan pumunta. Hindi ko naman... Wala kang choice. Ganun kasi ako pag kunyari, kaka-depressive episode. Ang tagal na kasi hindi pumunta. Ayun tuloy, na-miss tuloy ako. Pumunta tuloy siya today. Buong araw tuloy ako nasa couch. I don't know what I prefer. To be alone or to be with a friend. Do you wanna be alone or do you want kasama? Oh, I told you the answer. I said either. Oh, pinili niya yung latter. Pero andyan na rin kasi ako, so malapit na ako. Why not make the un yes. here? And drink some... Like iced. Using the productivity mug. Sabi na, pag depressed, bawal uminom eh. Lalala na naman tapos. Kasi nag-stop ka ng meds. Less. Ba't ka nagde-decision? Nag-stop ako ng meds kasi nga, nung nag-Coachella project ako sa States. Kasama yung isang bagong best friend. Lala, kasi bagong meds yun. Apparently, hindi nag-work yung meds ko last time. So ngayon, nagpalit ako. At mukha naman kasi tinigil. Kasi hindi pa tapos yung explanation eh. Explain pa yung tao eh. Bakit nag-complex lagi? Hindi ako nag-complex. Ah, okay. Sakto lang naman sa'yo. Yun nga, yung meds ko nun sobrang lala. Para siyang times 10 ng sleeping pills. Hindi ko alam kung may nagtatake sa inyo ng ano, ketiapine. And siguro kaya ako lang... Siguro kaya hindi mo ininom kasi hindi ko ma-pronounce. Dati never ako nakamiss ng alarm. Pero ngayon nakamiss ako ng alarm. Ang dahil kong layovers nun. Cause states yung project ko na yun. So pag nakamiss ako ng flight, wala. Kasi syempre, pinadala ako dun ni Coke tapos di ko magagawa yung trabaho ko. After ko mag-states, back to back, Thailand naman, another out of the country project. We're all secure naman. Ay, wala. This year lang ako nag-out of the country. Never ako nag-out of the country kaya. Medyo mahangin. Ay, hindi. Aircon yan. 2 horsepower yan. Hindi rin ako nag-take kasi ang aga ng mga call time ganun. May time na umiinom ako ng gamot ng 9 p.m. Antok na ako ng 10 p.m. Tapos ang next nagising ko 11 a.m. na. Share ka lang. Alam mo, tapos, na, parang hindi ka naman interested sa stories ko eh. Ay, wala. Interested sila dyan. Sila! Ikaw hindi. Parang ang pula ng mukha ko sa... Wow! Tisoy! Paano mo nagustuhan yung fitness bigla? Actually, matagal na ako nag-attempt mag-gym. Ay, sorry. Hindi ko alam ba't ako tumawa? Hindi ko alam. Matagal na ako nag-attempt mag-gym. Tapos laging hindi natutuloy. Dalasan na lang. Wait lang! Matagal na kitang niyayaya mag-work. Oh, wow! Diba? Gym naman tayo ng isang beses. Oh, isang beses. Tapos nagustuhan na lang niya bigla ngayon. Hindi, parang every time, kinatry ko. Kaso... Lagi natitigil talaga. Pero ngayon, ito na yung pinaka-consistent ko so far. Always, proud of you. I'm always trying. Grabe, alam mo yung may muscle, pero maalog pa rin yung tabak. Oo nga, fats is equal to energy. Ah, okay. So energy to lahat. Alam mo ba kapag nag-ano ka, di ba from bulk may fats, yung para magka-cut ka ng fats, para mas shredded. Fitness guru now. Nag-google ko lang. Ano ba ang source ng energy mo kasi carbs and fats? Pag hindi ka nagka-carbs tapos wala ka pang fats, medyo parang manghihina ka. So, di ako nagka-carbs masyado ngayon. Di ako nagka-carbs. Yeah, so, pag nag-workout ka, yung energy mo is from fats. Tapos mababurn nila yung mga fats dito. Yeah. Well, yung biceps ko, oh. Siya, pag ginanon, meron. Pag ginanon, no? Kasi gumagalaw siya. Maliit lang kasi pa yun. Ay, yung kilikili ko, ba't tayo mapakita? Aba! Cheers! Yun yung tip ko sa inyo guys, kapag gusto nyo maging active, hanapin mo yung isang bagay na magugustuhan mong gawin without it feeling like a chore. Kako dati parang iniisip ko, ilang set na naman, ilang ganyan na naman, tapos kakain na naman. Pero kapag kayong mindset mo is, gusto mo lang maging healthy, plus points na lang yung mas magiging fit ka kapag nag-workout ka. The fact na na-enjoy mo yung process of living healthy. Parang mali yung hindi advice. Hindi ka pwede maruha. Parang peke. Ako nag-workout lang ako para makapag-post lang ako ng... Pero totoo, like ano, the other day, nakita ko yung vlog ni Ryza Kontawi. Nakahanap lang siya ng isang sport or activity na nagustuhan niya, which is yung VR thing niya. Doon siya nagiging active. She lost a lot of weight. Mas na-feel niya na healthy siya kasi nga okay na yung lifestyle niya. Ganun. And I've been trying calisthenics. Well, I've been trying isang session lang!
sa vlog, no? I tried. I tried once, calisthenics. Pero in-enroll ko 3 sessions. Kasi nga, di ba, yun yung process ko. Mas action-driven ako. So, i-enroll ko na lang yung sarili ko. Tapos pag kailangan ko na mag-commit, ganun. So far, so good. So far, isang session. So far, isang session. Tapos mag-expire na yung dalawa. Dati na gusto ako Muay Thai, pero OA siya makahingan. Ano ba yung Muay Thai? May paa, di ba boxing gano'n? Ah, okay. Yun, may yes. Gano'n. May gano'n. Yun. So, since nag-stop ako mag-meets, ang dalas ko ma-anxious ngayon, I need to schedule again therapy. Ang lala ko mag-grind paggabi. As in, nag-clench kasi ako ng teeth. Alam mo, to a point na naglag yung veneers ko. Oh my God. Veneers kasi ito. At kinabit ko ulit siya. Nabunta ako sa 10 bukas eh. Makain ako ng pork chop. Nagluto si May ng pork chop. Biglang sumama ng ganun. Ano yung reason lang kapag nag-grind? Hindi ko alam kung correlated siya sa anxiety or something. Or maybe ganun lang ikaw, like genetically. I have no idea. Hindi po kami nagmamarunong dito sa bagay. Like, I'm literally just sharing. Lahat ng shinare namin kanina, sharing lang po yun. Hindi kami fitness guru or whatever. We're not professionals. We're not professionals at all. We're just trying hard. Professional vlogger. Pero ano... Pag nagko-contract yung muscles mo, kaya ka nag-grind. Pero hindi rin ako sure actually. But don't get us wrong, guys. You are perfect already, just the way you are right now. But if you want like a more active lifestyle, then you should find something that you would enjoy. Dapat ma-enjoy mo lang siya in a sense na lingwahe si Saigo. Parang dapat mas i-enjoy mo lang yung habit and yung lifestyle. Ganun. Yung process lang. Huwag ka ma-pressure sa goal or sa result. Sa output. Kasi pag sa output ka nakatingin, matagal talaga. Ganun talaga. Like, para ma-frustrate ka na, para tagal ko maging ganito, tagal ko maging ganito. Oo. Makakala mo. Bakit parang ako alam mo? Di ba parang last na yung nagdadramahan lang kami na parang try kami ng try. Wala nang nangyayari. Alam mo yun, parang hindi pa naman ganun kalaki yung progress. Pero... Ay, for me, like someone na nakikita ka, ang laki ng progress. Kasi dati, ano, siguro ting-ting kami parehas eh. Pero small progress is progress. Pero ayoko rin naman maging ano, alam mo yun? Yeah. Gusto ko lang... Depende naman sa ano mo, preferred mong physique. Oo. Tsaka yung endorphin, yun yung habol ko. Endorphin is a chemical that... Uy, alam mo talaga yun. Pharmacist! Hindi mo pa pinapromote to? Hindi pa nga, dahil kundi... Or hindi pa siya napoproduce talaga. Hindi ba siya? Na-produce na yan yung bago kong merch. Hindi ko lang na-promote kasi wala pa akong time. Oh. Hindi ako busy. Wala pa akong time para maging productive. Yan yung bago kong merch. Mga sticker siya. Collab siya with Skate. S-S-K-A-I-T. Kailan mo yan? Yeah. Nakikita mo yun sa ano, yeah. Facebook. Super bite nun in person. Pero hindi ko pa siya na-miss. I mean, sobrang bite niya kausap. Hindi, like, I feel like in person naman din. Pero super bite niya kausap. Feeling ko na-stress lang din ako sa pag-promote ng Kapit lang. Kasi hindi naman ako P-pop artist talaga. Napapressure ako. Grabe siguro yung pressure ng ibang mga artist, no? Yung parang yun talaga yung niche nila. Yung parang, ano talaga sila? Musician or singer talaga yeah, sila. Balik na lang ako sa pagpapakyut. At least parang na-explore mo din. Yung parang nag-acting ka na, kumakanta ka. Yung parang... Gusto ko na learning experience. Parang wala kang regrets in the future na parang, what if I tried that? Dapat parang na-try ko mag-acting. Dapat na-try ko kumanta. Ganyan. Tama. Maja. Pag nasa edad mo na ako... Wow, 28. 2 years lang. Ano na? Ay, sorry. Always kiniisip yun. Ayoko mamatay na hindi ko na-try yung isang bagay na inisip. Kahit inisip mo lang na, kaya ko kayang gawin. Diba? Yung mga ganun kasimple. Never ko kasi inisip na sumayaw. Cringe na cringe ako sa sarili ko before nung nagtitiktok ako. Yung mga nausong mga renegade na ganyan. Siyempre, dapat mag-renegade din ako. Ako lang din nag-renegade. Mukhang tanga, pero at first lahat naman tayo, alam mo, kahit anong gusto mo gawin, tapos feeling mo hindi ka magaling, gawin mo lang. Kasi 100% magmumukhang tanga ka, but like at the end of the day, if pinractice mo ng pinractice, mas magiging less na mukhang tanga. And in the end, gagaling ka or magkaka-progress ka. So it doesn't matter how people see it, as long as you literally, genuinely enjoy it. Parang mayan na nga, may nabasa akong saying or quote. Choose one. Regret is worse than failure. Yung parang, wow. Mas okay na mag-try ka and mag-fail ka kaysa hindi mo tinay tapos nag-regret ka in the future. Kasi ang dami mong what ifs. At least kapag na-try mo and nag-fail ka, alam mo it's not for you. Parang, wait, alam mo, simple naman sinabi mo pero nagustuhan ko. Nag-goosebumps ako kasi simula bata ako, sabi ko gusto ko maging actor pero never ko yung gagawin kasi parang far-fetched. Tama yung term. Parang ang layo na ano na yun, na pangarap na yun. Pero kung di ako nag-try mag-acting workshop, like wala to lahat. Hindi siya nag-domino effect. So like, I don't wanna die trying. I don't wanna die. Parang doon ka nag-start ba? I don't wanna die bigla. Sorry.
Sometimes. Salah! Joke! Oh my God, trigger warning. Joke lang yun! Which is edit out. Yun yun, which is cut. It's so amazing how the universe would make everything happen. As long as minanifest mo siya. Sobrang firm believer ako ng manifestation. Working for towards it. Yeah. Towards. Over. Within. Weird, di ko siya ma-explain. Sobrang simple lang ng manifestation na ginawa ko. Like in my head, I'm gonna be like that. Yeah. I'm gonna be like that. In 10 years, I'm gonna be like that. I'm gonna be an actor. I don't know how, but I'm gonna be an actor. Pag yun lagi iniisip mo, I'm gonna be this, I'm gonna be this. The universe will help you. So amazing. Actually, honestly, parang ako din. Parang even before. Yes, goyo-goyo. Kailangan meron. Kailangan siya din. Pa-entry. Andun ako. Ah, sorry, sorry. Ikaw lang. Sorry. Hindi, parang even before, honestly, parang nakita ka. Hindi. Foresee ko na ito yung magiging career path ko. Kahit di mo pa tinginagawa yung TikTok? Hindi pa nag-TikTok. Diba? Nagpa-pharmacy pa lang ako, pero napapanood ko pa lang yung mga vloggers. Someday, ito yung magiging career path ko. In a way, parang manifestation ka. Pero dahil yun yung iniisip mo, yun yung nagiging action mo eh. Mm-hmm. So, doon ka mapupunta talaga. So, how about we do a manifestation? We share something that we have been manifesting here in the vlog. And then, hala, tas pag di nangyari. In few years, babalikan natin tong vlog na to. I will start. I will become a movie star and I will be recognized internationally. That's how I will manage. Ako naman to, hindi naman yung mag-manifest ko to. I'm gonna become a father. Hands down. Magkakaroon ako sarili kong company. Company. That will become a big thing few years from now. Inhale mo, ante. Sayang yung... Hala! Chan is normal. Panlin lang lang yung arms natin. Grabe tong hangout natin. Pang tito talaga. Hindi namin pinlano na mag-vlog. Sabi ko lang, parang gusto kong mag-vlog. Para maging productive. I think this era is more of finding what you really love to do. Ang cliche niya pakinggan. Pero pag na-enjoy mo kasi isang bagay, it wouldn't feel like work, wouldn't feel like a burden. Sabi ko nga, hindi ako every week mag-upload. Sure na ako, hindi ako every week mag-upload. As much as possible, I will try. Pero pag wala, wala. Pero pag meron, go. Parang you just follow what your body tells you. Mm-hmm. Diba? Kabadrip na makausap eh! Wait, tama ka na ba? Nag-agree lang. Sabihin, halang seryoso naman ni B. Hindi naman. Ay, na-expect kasi nila na di kasi nila nakikita yung side mo na yun. Ganyan kami mag-usap lagi. Kahit walang camera. Na-expect nila yung parang ano lang ako, joke time lang lagi. Walang friend na yung sinasabi ko. May in-open up niya sa akin yan, di siya sinaseryoso. Oh, di daw siya sinaseryoso, ganyan. Ganito kami mag-usap talaga. Parang gusto ko na nga i-present yung sarili ko na gano'n. Ha? Na may sense ako. Kasi ang hirap eh. Siyempre, nag-pressure ako to present myself in a way na ina-expect ng tao. Which is reflected from your skits, yeah. Content. Nag-pressure ako to act in a way na kailangan funny lang, kailangan light lang, wait, kailangan joke din. Time lang. Ganun. Nakifeel ko din yun sa public. So, oh my God, yung friend mo na pag may in-open up, eh, mapasok sarili niya. Vlog mo naman yun. Okay lang yan. In a way, nagiging controlled ka ng perception ng ibang tao. Although, hindi naman din natin sila mabiblame. Kasi oo. Yun yung napuput out talaga natin online. Tayo din naman yung nag-decide na ganun yung i-present natin in the first place. Yun nga lang, parang may times na gusto natin, ibang side naman natin. At the end of the day, you're still free to do whatever you want. Yeah. Nung nag-umpisa ako mag-vlog, super formal ako mag-vlog, ganun. Never ako nagmumura. Pero in person, ang lakas ko magmura. Pero syempre, ayoko sa content. Because always ako conscious sa mga nanonood. But ngayon, moderate. Walang sense yung sinabi ko. Cut. Kumbaga, I wanted them to know the real me to a point na kahit marinig nila ako magmura, it wouldn't change how they perceive me as a person. In moderation pa din. And not on purpose naman na, syempre, ayoko naman magpaka, ano, ilabas yung pagkakanal ko dito na parang being responsible but being authentic at the same time. Oh. Edit mo to. Concerned ka sa, yeah, sa branding mo. Na-realize ito rin eh. Nag-evolve din yung content creation to a point na naging sobrang produced. Tapos ngayon, mas authentic. Yeah. Bumabalik ulit yung mas authentic. Parang na-merge na yung authenticity plus being, like presenting yourself in the best possible way as well. Nag-gets mo sa'yo? Medyo. Parang gusto ko na rin tuloy mag-vlog.
mag-vlog ka na. Sayang naman yung channel mo. Last upload ko last year pa. Kaya more nga, than ilang beses ko siya pinilit na mag-vlog. I mean, syempre, hindi ko na siya pipilitin yun. Basta, ang ma-advise ko, like, all, to all the content creators as well, it's okay to have good pressure, pero hindi okay yung full-blown pilit sarili. Kasi pag full-blown balance pilit, literal na kailangan ko mag-film, kailangan ko mag-edit. That is not a sound way of life. Eh, parang enough pressure to push you to do what you have to do, but not too much na madedrain ka na or mababurn out ka na. Kahit sa corporate job, na feel ko rin dati. Pag masyado akong pinipilit yung sarili ko, ganun. As compared to, okay, hingang malalim, I understand what I wanna do. And I, alam mo, nag-vlogger na. Tumatama na. Tumatama na yung soju. Come here. Pakainin ko lang yun. Nag-flex. Alam mo, tinignan ko yung mga videos natin dati. Sobrang payat. Diba? Wala ka pang biceps niyan, no? Wala pa, pero mataba na yung face ko lang. Oh, okay, pakita mo yung biceps. Compare, compare. Oh my god, ito. Yes. Depressed era ko yan. Ang payat. Last year lang. Ayan, kaya hindi niyo siya sinaseryosa. Meron pa mas payat dyan. No. Bago lang ito, anong mas payat? Kakashoot ko lang ito lang sa nga. Mukha ba true? Bakit yung mukha ko dito? Halloween yan, Halloween. Tingnan mo yung ngipin ko din dyan. Uy, nakakapwisit yung... Yung vlog mukhang mag-jawa tayo. Mukhang mag-jawa na nag-throwback. Reacting to our first meet-up. Kapangit ko. Hindi, meron pang ano, mas pangit. Inaasin ako eh. Halabi, 12 o'clock na. Gusto mo bagalan? Wanda. Oh, balat ng lechon, gano'n. Nahilo ka bigla. Ganyan yung mga balat ng lechon sa ano eh. Yeah, bukas ang lechon nga. Ang sarap. Meron kaya neto sa ano? Lazada. I therefore conclude, kalahating oras pala bago mag-kick in yung alcohol. Calories ba to? Wow, calories! Siyempre, hindi ko naiintindihan kasi tayo yung ano. Himala, nalasing ako sa kalahating soju. Tatlo binili niya, guys. Usually kasi nakakaubos ako, ano, 2 bottles. Malakas na daw yun, sabi nila. Diba? Pero lately, minomoderate ko na. Siguro mga 1. Ayan, tipsy na ako. Dati kasi nung ano, nung di pa ako nagte-therapy, 1 bottle every night. Alam na nanonood yung nanay ko. Sabi nila sign daw yun of depression. Iinom ko mag-isa. Parang hindi ka nag-a-ask ng help, pero ang in return, kinukuha mo yung parang sinusolusyonate, yeah. Ina-alleviate mo yung sobrang tipsy ko, nakalimutan ko yung meaning ng alleviate. Parang ina-alleviate mo yung sadness mo through alcohol. Kasi dati, every project, walang mintis. Kunyari, may deadline ako, 6. 6 yan lahat na anxious ako, every project. Nagagawa ko naman sila, but na-anxious ako every project. Fact na meron kang deadline and nakaupo ka pa, di ka pa naliligo. That itself, parang makes you more anxious na parang, shit, I have to finish something later. Kanina, wala, nag-K-drama pa ako. And naisip ko, okay, I can do it later, I'll do it by 5. May deadline ako for myself. And you have to be firm about it. Tapos, inisip ko na lang, tutuloy ko yung K-drama after. Hindi na ako na-pressure. Pangit na explanation ko. Mas hindi ko pinapangunahan yung future. Kasi, sabi nila, again, non-experts, kapag ka always anxious ka, it's always because you're foreseeing something. Worried ka sa future, di ba? Parang di pa nangyayari na anxious ka na. Depression naman, it's always about the past. Yeah. Condition ko yung mind ko na gagawin ko siya. And there's nothing to be anxious about if I'm not able to do it, I'm not gonna die. Worst comes to worst, masesermonan ako. Ayoko masermonan. Kaya gagawin ko yun. But I'm not gonna die, right? So, I'm gonna do it. I'll be able to do it. And I did it. Yun na yung mindset ko. Or siguro dahil parang nag-grow na rin tayo sa industry. Ay, siguro din, no? Sa kasi length. Syempre, matagal ka nang... Wag, alam mo, nakabisado mo na rin. Nakabisado mo na eh. Like, so, na-invalidate mo yung buong vlog ko? Hindi. Kasi pag bago ko pala, halimbawa ako nang bago ako, ayun nga, para pressured ka to do things. Alam mo na when to say no. You can communicate na more effective way yung parang halimbawa may deadline. Tapos, pwede kang, sorry, parang hindi ko kayang gawin to. Ito ko pa kayang isang basta mate. Align. Alam mo, basta mas, align. Oo. Parang mas nakocommunicate mo na, mas professional ka na to do things. Parang nung nakaraan, may shoot dapat ako. Mother's Day weekend yun. So parang siguro kung before yun nangyari sa akin, baka hindi na ako nag-Mother's Day. Work eh. Alam mo yun, parang that work. Relate. Masabi kaya tayo na mababash tayo.
Kasi nahilo na ako. Tumatama niya. Ayun, tumatama eh. Okay naman siya sabi namin, di ba? Pag hindi guys, cut us some slack. Don't cancel us. Don't cancel us. We're just humans. Yeah, don't cancel us. Cancel. Don't cancel us. I mean, we don't care. Hala! Hindi ako gano'n. Use an opinion. Wala nga views. Opinions. Puro opinions. Hindi ko, buong video, pag nagsasalita ako, sa'yo lang ako nakatingin. Yung dapat ako sa camera ako nakatingin? Depende sa'yo. Masyado mong ina-admire yung best friend mo. Go. Hindi ba nakasaling kasi ako na pag may kausap ako? Ikaw yung titignan ko. Hindi, hindi naman to ano eh. Hindi naman to... Planadong collab na video. Wala pa ata akong ganitong vlog. Na sit down ayo. Ano? Na ano, ano, na parang... Walang... bigla na lang... Hindi. Hindi ko maalala. Ano saan? Ano yung ako makaisip? Ba't kaya pag ano, nalalasa yung mga tao, hinihingal? Hinihingal ako. Hinihingal ka ba? Google mo na lang, hindi ko alam yung parang Texa! Baka nakakapagpabili siya ng heartbeat. Why do drunk people get panihingal? From NIH.gov. Asthma. Many studies. Panting. Tachycardia. Texa, why do drunk people have shortness in breath? The body may try to use the lungs to expel the excess ketones, which causes shortness of breath. Expel daw ng lungs yung excess ketones. Ano yung ketone? Parang byproduct siya ng alcohol metabolism. Thank you, actually. Cut mo na lang. Baka may pa pag sasabi ko. Uy, matalino yan si Marvin of Cam. Seryoso ako, pero di ko alam ba't ako tamawa. Matalino kasi talaga siya. Marami siya mga trivias lagi. Bobo ko on Cam. Hindi yan sa gano'n. Dahil mo na naman nilagay nito, di sana naggatos ka na lang. Mabait. Madaming ano. Piling ko rin yung mga nagiging friends ko na ano. Mas older talaga sa akin. Uy, alam mo ba? Share ko na ba sa'yo yun? Dati sobrang dinedread ko maging 30. Ngayon, if you're gonna ask me ano yung pinaka-favorite kong age in my whole life, I would say 30. Yung talaga yung na-feel ko na this year, I already know what I want. I am very firm with all my decisions. Mas nakaka-ano na ako. Nakaka-no, nakaka-yes. I'm so excited to turn 30. Maybe like 5 years from now. Feeling ko andyan ako. Feeling ko... Yawa mo naman! Gusto mo naman ang mature! Going there. Kanya-kanya naman ang timeline eh. Do you think age comes with maturity? Sorry, mali. Do you think maturity comes with age? No. So, depende yan sa environment mo, sa akin ako, consume mo, kung ano man. Kasi, may point. Kasi may mga iba naman talaga na parang nagiging mature sila at a younger age. Ako half and half. I feel like biologically naman talaga. Yeah, may factor. When you're older, you really get more mature. But at the same time, it also, like your life experiences or your environment mo, sabi niya. Parang mas nagiging mature ka, depende sa mga experiences mo. So, baka both. Hindi naman ata maganda na parang bata ka pa lang, tapos pipilitin mong mag-mature. Alam mo yun, yung parang pipilitin mo na mag-mature ka agad. Parang you just have to enjoy life on yung season mo. Wow, ang ganda nun. Hindi porket bata ka, tapos immature ka, eh, negative na yun. Pero okay, kung bata hindi naman ka, immature, eh, siguro like less mature. Less mature, yeah. And hindi ka, alam mo yun, kung makasalita ka lang mamature. Di ba parang you don't have to look down sa ibang tao, yeah, na nandun sa stage ng life na yun. Kasi, dumaan ka rin dun. Dumaan ka rin dun. Saka, you know, enjoy mo lang kung ano yung season mo. Season to enjoy, may season to party, may season to mature. Spot on, brother. Pulo ka na. Yung mga tito mo. Kung ano-ano pinagsasabi. Ega, marunong. Kaya parang minsan... Ala, di ba tapos? Hindi ba tapos? Hindi ba tapos? I see younger people. Yeah, sometimes, parang iba yung maturity nyo. Pero at the same time, parang... Gets nakikita ko. Mo rin, gets mo rin sila. Nakikita mo yung sarili mo rin sa kanila. And parang excited ka rin sa kanila to experience more. To experience more in their, you know... In their prime. Prime. Wala, parang nahilo. Okay. Maka-blurt na lang ako ng prime. Masabi lang na may hookups. Pero feeling mo nasa ano ka na? Alam, meron pa! Are you at your prime? Or past your prime? I don't think any... I have... Oh, that's a good question. You would never know kung yun ay pinaka-prime ng life mo. But at this point, I'm at my prime because ito yung pinaka na-enjoy ko na age. Feeling ko lahat tayo na-enjoy natin yung age that we're currently at because dami natin natutunan from the past. Whether gusto natin balikan o hindi, at the end of the day, marami tayong natutunan. Marami tayong nalipasan ng mga eksena sa buhay. Ganun. Ang ganda na, no? Parang pinaka-prime mo talaga yung present.
Mm-hmm. Parang ang talino ko nung sinabi ko yun. So, feeling ko hindi mo rin talaga siya marirealize kapag nandyan ka pa. Siguro marirealize mo yan kapag siguro na 60s ka na yun. May ipa-prime pa to eh. Parang ganun. Feeling ko kaya sinabi ko siya na prime kasi wala ako dun sa pinaka-goal ko. Like, I don't consider myself like already there. But clear na yung direction sa buhay ko, where I wanna go. Clear. Thank you so much for watching our random video. Kita gets on Monday. 再见.